samahan niyo po kami. Hello, good evening! Welcome to Anythings! Yan, so we're ready. Are you ready? Are you ready to rumble? Hello po sa inyo pong lahat. So, di ba meron tayong ano, special na segment po ngayon? At ang topic natin ay talaga namang very beneficial sa atin pong lahat at knowledgeable. Hayun! So, ano ang ating title, bata? Bakit? Ano pinapakita mo na siyempre, naman? Siyempre, ito babasahin mo. Sus, mamaya. Malimutan. Wala, ah, okay. Ng, ano? Okay. Oh, kung marinig ka sa tabi ko, tatabi ka lang dyan, ha? Listen. Pati ikaw, listen. Okay? Listen, Leia. Okay. So, ang atin pong ano, topic ngayon, di ba? Tulad ng ating pinos kanina, yung 8 steps I did to reverse my diabetes and complications. Ano nga ba yung 8 ginawa ko? So, in fact, may bonus pang isa dahil ngayon 9 na. Kaya may bonus mamayang isa. Ano po? So, hello, hello muna sa inyo. So, sige pa, andyan na sila. Dumadami na. At sana po ay makapag-start tayo na andyan po kayong lahat at marami po kayo, present kayo na marami dyan dahil napakahalaga po ng ating gabi ngayon, yung ating sharing na gagawin. So napakarami po kasi ang nag-PPM pa rin na gano'n, na paano ginawa ko, hindi alam kung paano gagawin, di ba? Naguguluhan sila, nalilito. So eto na, mas precise, mas pinaiksi. So eto na ha, maiksi lang to. Kaya stay tuned. Maiksi lang to, bibilisan natin ha, para mas madaling ano ma-share. So, i-share po natin ito ha. I-share po dahil napakahalaga po nito. I-share. Pindutin na po natin na ating mga share. Mabilis lang po itong live na to. 'Yon. So, share. Okay. So, thank you Lord. So, 5.2 million live viewers na tayo. 5.2 million. 'Yon. So, start na po tayo. Since anong oras na, no? So, 8 steps I did, no? Kung ano yung 8 steps na ginawa ko. So, one by one, ha? Iisa-isahin natin at hihimayin natin yan para sa inyo. Para sa inyo. Ano po? So, unang-una, food guide. Diba? Si Dr. Grace Rohatan, meron po siyang food guide. So, dun sa food guide, meron siyang safe list at meron siyang caution at saka danger. So, talagang nag-stick lang ako dun sa safe list. Ha? Safe list. Pero, dun sa safe list, ay meron pang nuts na hindi ko rin tinitake. At meron din yung mga almond flour dun. Andyan yung bag ko eh. Andyan ba yung bag? Kinanguha yung may food list. Yan. So, doon sa... Yung may almond flour, cocoa flour, yung mga ganun. So, hindi pa rin po ako. So, ganun po ako ka-strict ang ginawa ko sa sarili ko. Pero before that, alam niyo po ba, na hindi ko pa, nung nag-uumpisa talaga, na hindi pa ako strict at nangangapa pa ako nung una. Alam niyo po ba, na ginagawa ko din yan, ha? Nagpapa-order pa ako. Talagang nagpapa-order pa ako. At, Diyos ko, nasasarapan ako kasi, ay, ang tamis din pala, di ba? Ang sarap din pala kasi matamis sa dila, ang sarap. So parang walang nabago, sabi ko, di ba? At low carb pa siya. Pero namamalayan ko 'yung sarili ko na, aba, parang pag naubos, naghahanap na naman ako. Magpapa-order na naman ako. So 'yon, order again pag naubos, ayun na naman paulit-ulit at ano. Sabi ko, pagkukuha ko ng sugar, aba eh, hindi naman nagbabago. Sa totoo lang, hindi bumababa. So, yung cravings, hindi nawawala. So, sabi ko, ayun, aral, at sa pakikinig pa rin ng mga videos ni Dr. Grace, sobrang ang dami nating natututunan doon. So, doon, hindi ako tumigil, kaya sabi ko nga, aral, kailangan po natin ng aral. Aral, mag-self-study po tayo. Ano po? Katulong po natin yan, talaga hindi pwedeng hindi. So, yun, kaya sabi ko, nag-stick na ako doon lang sa safe list. Ha? Walang cheating. Safe talaga. As in safe list lang. Ha? Take note. Safe. Okay? Strict muna tayo. Strict. Okay? So, next. Number 2. Kasi yun ha. Sa food guide, safe list lang tayo. Doon muna ako nag-stick. And then, second. Pangalawa. Yun na. Ano nga ba?
yung mga sinasabi dun na real food, real foods na sinasabi dun sa safe list, di ba? So hindi ko nahihimayin nyo kasi nahimay ko na yon at lahat naman tayo may kopya nun. Yung kung ano yung mga meat, di ba? Fish, seafoods, mga veggies natin na pwede, yung mga mostly green leafy, yun lang naman eh, ganun kasimple yung mga real foods doon. So yun na, paano nga bang lulutuin ito? Itong mga real foods na to, itong mga meat na to, di ba? Ano ba yung mga tamang sangkap dyan? O ano ba yung mga, paano bang niluluto? O yun na, papasok na si Annie Things yung mga ginagawa namin sharing ni bata dyan, ha? So talagang ano, panoorin nyo po kasi almost 200 na yung mga recipe natin dyan. Yung mga low carb na luto natin dyan, almost 200 na. So tsagain po natin. Sa mga beginners lalo na, ha, at hindi lang sa mga diabetic ko din, lahat na po ng may mga health issues at yung mga nagsisimula lalo na, ha, ito na po, ha, step by step po tayo dito. So, yung mga duto natin, huwag nyo nang tantanan. Kung kayo'y nagugulumihanan pa, ano yung mga sangkap na kailangan lang, ano yung pasok lang sa strict low carb, sibuyas, hindi po, hindi na ako gumagamit ng sibuyas, ha. Hindi na po. So, bawang, kamatis, luya, salt and pepper, siling pangsigang, ano pa ba? Lemon. Lemon, ayan. Kalamansi, yan, yung mga pwede lang. Ang simple-simple lang po ng mga ginagamit namin ngayon ni bata sa strict low carb. Strict lagi, ha? Nako, sorry po, makulit po ang lola nyo. Talagang bukang bibig ko na ay strict low carb. Kasi kung hindi strict, ayun, na... Na ano ko sa sarili yun, experience ko talaga na hindi pwedeng hindi strict eh. Kasi kung hindi natin gagawin yun, ako yun ha, talagang hindi talaga eh, hindi mare-reverse talaga, sorry. Hindi talaga. Kaya sabi ko, sundin nyo po muna yung strict. So, strict ako hanggang sa end of the world, amen, and forever and ever, strict na po talaga. So, yun na po yung solution ko dito at sana kayo din po. Okay? So, ito na, tapos na tayo sa food, kung paano lulutuin. Ang ating pangatlo, yung oras po ng ating kain, no? So ito, no pressure lagi ang ating strict low carb, ha? Kasi yung iba nahihirapan, nagugutuman, hindi alam kung ano ba 'yan, ang hirap naman gawin kasi nagugutuman ako eh. Kaya mabalik ako nga sa high carb, sa kanin at ano ganoon. So kaya sabi ko, konting aral pa rin po. So dito sa sharing natin ngayon, mahihimay nyo na yan, ha? At kung may mga tanong, after nito, eh, magkakaroon tayo ng mga tanungan portion. Or, magpi-PM kayo. Ano po? PM at magkukwentuhan po tayo kung meron pa po kayo mga ibang tanong pa tungkol dito sa strict low carb. So yun, yung 6 PM, hindi na po ako kakain doon. Wala na po kami solid doon. Kahit si bata, kami dito, sila sidekick. 6 PM, stop na. Wala nang nguya. Pwede, sip-sip na lang tayo, no? So, tubig na lang. And then, sa 6 AM, pwede na po. Naka 12 hours na tayo at yun ang minimum na fasting na ginagawa ko dati nung nagsisimula pa. So, 6 AM kung gutom. Pero kung hindi gutom, huwag mo nang kakain. Kasi itong masarap sa low carb, kaya sabi ko, walang pressure, walang stress. Pag nagutom, kain. Pag hindi nagutom, huwag kakain. Diba? Kasi may mga tanong pa doon, ilang beses bang kakain talaga? Kasi ano eh, nagugutom. At saka anong oras pa talaga yung kain ng low carb? So ito po, 6 PM, 6 AM, pwede na kumain. Pero kung gutom. Pero kung hindi pa, huwag mo nang kakain. So sa umpisa, talaga namang 6 AM, 7 AM, nagugutom na. Kasi high carb siya, no? Diba? So first day, mga first 5 days siguro, ganon. So gutomin pa siya. So sige, Andy! Alam nyo ba na nag-Andy ako? Ginawa ko talaga yan, nag-Andy ako, sige. Pero sige, sinigurado ko na strict low carb yung kinakain ko. Pero Andy, ha? Sige, Andy. Ikaw ba bata, nag-Andy ka? Ano sabi mo? Nag-Andy ka rin? Nag-Andy tayo! Naman, bukas! Nag-Andy, kasi pwede raw Andy eh. Sige, eto na. Dumating yung time na naumay na rin. So, pag naumay, talagang hihito ka ng kusa. Yun na yun, sa Thai tea. So, naumay na tayo, di ba? Nasagad na tayo, yun na yun. So, parang ilang days lang, parang ayaw mo na eh. Hindi ka pa gutom, ayaw mo muna kumain. At talaga namang yun naman na tama. So, hindi muna kakain kung hindi gutom. Pero pag nagutom, kumain. Bawal magpakagutom. At baka tayo himatayin. Ha?
doon na, yung time na kakain tayo sa after ilang days siya mararamdaman yun. Siguro mga 2 weeks, ganun. Mga 2 weeks, mararamdaman niya. Aba, hindi pa ako nagugutom eh. Ayoko pang kumain, ganun. Ayoko pa talaga. Ayun na yun, success. Success. Pumapasok na si fasting. Parang andito yung number 5 na yun, no? Yung fasting. Tapos yung eat all you can. Oo nga, no? Naglundag-lundag na ako, pero tutuloy-tuloy ko na lang po, ano. Hindi ka ba tatawa? Tatawa ba? So, ayun na. Kasi yung kwento tuloy-tuloy, eh, no? Naglista pa ako, kunwari. Pero, nakakatuwa. Oo. So, nakakatuwa, di ba? So, ayun na. Nagpa-fasting na pala tayo, di ba? Yun na yung ano, eh. Yung exciting part doon. Kasi, ang dami yung tanong na, eh, paano ba yung fasting? Paano ba ako magpa-fasting? Paano bang gagawin yun, di ba? Ilang oras ba ako dapat magpa-fasting? So, ako parang hindi na ako nagbibilang nung umpisa, sabi. Basta, pag nagutom nga daw, eh. Di kumain lang. So, parang, hinayaan ko lang. Hinayaan ko lang yung gutom ko na dumating, ganon. So, nakakatuwa. Kasi, nung simula, 8 o'clock, kakain ako. Sumunod, 9, hindi ko pinapansin yung gutom ko nung umpisa kasi busy, binibisi ko yung sarili ko sa maraming gawa, maraming gawain. Ikot ng ikot, maraming iniintindi, basta meron lang akong tubig o kaya salapat, marigamgam na tubig, at electrolytes. Huwag na huwag kalilimutan ang electrolytes. Sa pasimula, day 1 ng ating pag-strict low carb, kailangan may kakambal na kayong electrolytes. Okay? So, yung electrolytes naman, alam na natin kung paano titimplahin. At sa hindi pa, sabay ganun, diba? Sa mga beginners kasi. So, 1/4 na teaspoon na asin. 1/4 na teaspoon na baking soda. And 1/2 teaspoon na cream of tartar sa 1 liter ng tubig. So, dun sa mga hindi masyadong umabot o ano ha, i-replay nyo na lang to. Mabilis lang naman to eh. Ayun, with electrolytes. And then, alam nyo po ba, hindi ko na namamalayan 8, naging 9, naging 10. So, nauobliga lang ako na magluto ng 10 kasi si sidekick, parang naka, ano yung katawan niya, naka-mindset na rin siya na 10, kailangan niya kumain, no? 10 to 11, ganon. So, ayun na yun, kaya nangungusina na kami ni bata ng mga 10. Yun, kakain kami, mga 10:30, mga 11, ganyan. Pero kung tutusin, hindi pa rin kami gutom nung oras na yun. Nakakatuwa. So, ayun na, nagtatrabaho na, di ba? Ang autophagy, ayan na, pumapasok na si autophagy, nagsa-self-cleansing na siya, at ayun na yun, yung healing dun sa ating pagpapasting. So, nakakatuwa eh. Kaya, alam niyo ba, ang sarap i-explore talaga ng strict low carb. Sobra. Sobrang nakakatuwa at nakakaaliw talaga. Kaya, Diyos ko, it's a blessing talaga. God sent ito sa atin. Ha? Yan. So, mamaya tayo dadako doon, ha? Mamaya pang huli yun. Ayun. So, what is next, bata? Tapos ka na sa fasting, di ba? Eto na. Gano'n ba naman karami ang kinakain? Diba? At ano-ano ba yung quality and quantity na ang ating pag-uusapan? Ano? Gano ba karami talaga ang dapat na kinakain at required dyan sa strict low carb na yan? So, eto po. Natutunan ko din na ang unang akala ko mga bata, kalahating kilo lang ng meat bata, gano'n. Oh, yun ang sinasabi so, mo. So, 1/2 ng lean meat pala. Wala pa yung taba. 1/2 lean meat per day plus yung fats niya. So, yung fats, hindi kailangan madami, hindi rin tama. Ano mang sobra, ay masama. So, parang yung pork chop, di ba? Pork chop, may taba yun. So, parang tatlong pork chop na slice, yung taba nun, yun lang ang requirement natin. Needed natin per day. Ganun lang pala, kadami taba. Minsan, umahataw ko ng ano, yung sa liyempo. At ang liyempo pala, kita nyo ha, akala ko naman eh, nutrient din sa talagang madaming protein. Hindi pala ganun kadami kasi marami siyang fats. So, anong part ng baboy ang masasuggest mo, bata? Kasim, lomo, pwede yan. At pigi. Saka yung pigi. Yung pigi din, oo. Oo. Yan yung malalaman na part ng ano ng baboy. Eh, pero pag para ganahan kayo, yung kasim na lang. Kasi oo, meron siyang yun, eh. Gilit na taba. Oo, masarap din yun, di ba? Yung palang liyempo, hindi ganun karami ang protein. Marami siyang fats kasi. Liyempo pa naman binanatan ko kanina. Oo, eh ang sarap ng liyempo, di ba? So, kulang pala yun, di ba? Pero eto na, nakakatuwa na namang natutunan natin.
1/2 kilo ng lean meat, yung purong laman, plus fats. O, di, parang ini-estimate ko yun eh, baka, 0.6 ano? 0.6! 600 grams. 0.7 kung matabay na bilhin nyo. Oo, mga ganon ang ating kailangan palang i-consume per day. O, di nakakatuwa, di ba? So, yun, ganon karami. And then, yung quality naman, ano-ano ba yung mga yan? Yung ating mga nutrient dense, di ba? Lalo na yung atay. Naku, bata, kailangan talagang mag-ano na tayo ng atay. Ano? Mag-maintain na tayo ng atay. Ano atay ng manok. Natutuwa ako every time na meron akong ano, natututunan na tamang ano, quantity at quality. Ang sarap talagang i-explore at gawin talaga. So, yung mag-regular na tayo ng, ano, ng atay, ng weekly, may dalawang, alam mo yung ano yung atay ng chicken na dalawang piraso lang na atay? Twice a week. Twice a week. Na ganun lang kadami, okay na. Ganun lang pala. Most nutrient dense kasi yan. Dalawang piraso lang, okay na? Dalawang piraso. Oh, okay. Twice a week. So, bali, apat na piraso. Diba? O, dalawang beses ka lang kakain, okay na yon. Ang galing, ano? Oh. Pwedeng biglayin yun, hindi naman. Ay, na naman si bata, ang galing magtanong. Eh, sinabi na nga, ay, kasi ganun din naman na itatanong nyo, diba? Oh, oh. Sinabi na nga, twice a week. So, yun yung quantity and quality. Basta, meat, ano, ang priority natin dito sa ating strict low carb talaga ay tayo ay meaty. So, yung ating gulay, hindi na yan ang priority. Na mali din ako nung araw dahil mahilig ako sa gulay. So, marami ako lumaklak ng gulay. So, ngayon, konti na lang. Inuuna ko talaga na makonsume ko yung mga nutrient-dense food bago yung gulay. So, parang panghimagas ko na lang yung gulay. Ganon. Diba? Sarap, diba? Puro meat, diba? At hindi mahal, matipid. Huwag nyo sasabihin mahal na naman, ipaliwanag ko na yun, ha? So, next! Ano naman ang ating mga strict na mga inumin, na mga drinks natin? O, yan na, bata, ikaw naman. Ayan na naman. Sige, ano sige. Ano ba? Yung nilaga! Drinks? Nilaga? Teka muna, hindi! Wait yung lang. Ano! Tutuloy-tuloy ko na to para mabilis, ha? Luya! Meron po kaming salabat. So, ayun, salabat! Umaga pa lang. Umaga pa lang pag nagising ako mga 30 minutes, ayun na, sip na ako ng sip ako ng, tanong, eh. Ng salabat, nilarigyan ko ng tangdad. Pero, nako, stricto na naman ang lola nyo. Yung sariwang luya, yun ang dinidikdik ko at nilalaga ko. Ayoko yung nabibili na mga ano, yung mga powder na. Oo, may nabibili nun basta, eh. Basta, oo, pero hindi na ako mag-mention, basta yun, basta ako fresh pa rin ako. Dinidikdik ko talaga yung luyang sariwa. Tsaka ako nilaligan ng tangdad. Ayun na yung salabat ko. O, tapos meron din akong ano, so salabat, ha? Tapos, yung aking electrolytes. So, next, tubig. Maligamgam na tubig. Hindi po ako umiinom ng hindi maligamgam. All day. Talagang maligamgam po ang aking iniinom. At sabi ni doktora, maganda yan kasi nakakatulong yan sa pagdi-detox. Yes! O, diba? Kaya gano'n, pag may natututunan ako talaga, ina-apply ko sa sarili ko. Diba? At ito naman din, yung sinishare sa inyo dahil ito ay naranasan namin at ginagawa namin. So, ito lang ha. Reminder lang po ha. Kami po ay hindi naman doktor ni bata. Hindi rin kami expert. Pero alam niyo po, yung aming sinishare naman ay mula sa aming mga karanasan, yung mga experiences po namin, ha? Yun lang po ang kaya namin gawin at ma-share po sa inyo, ha? Okay, okay? Bakit nag-share? Natutuwa lang po kasi nalagpasan niya lahat yung mga sakit niya. Ay, opo naman. Opo naman. Sobrang regalong Diyos. Sobrang-sobra po itong ano. Tinay niyo po, oh, di ba? Iba na ang blooming-blooming ko na ngayon, di ba? Samantalang dati, dying-dying na, di ba? So, thank you, Lord. No? Kaya naman kami, hindi tumitigil lang kasi share ng strict. Hindi pwedeng low carb lang. Lagi nating dalagyan ng strict. At alam niyo ba yung ano, yung safe list ni doktora? Strict naman talaga yun eh. Strict talaga yun, yung kanyang safe list. Except dun sa ano ha, para sa akin na naman ako, alam naman ako. Except dun sa mga nuts muna, at saka dun sa mga flour na yun. Opo, ha? Yun. So, ano pa yung mga drinks natin? De unay na salabat and then tubig and then electrolytes and then ito brewed coffee na walang nakalagay kahit ano at matabang lang lagi ang aming timpla kaya ang tawag namin ni bata ay kapeng tsaa, di ba? Kasi talaga may lemon. Oo, yung lemon water, ayan okay din yan. At saka yung apple cider vinegar, yung isang kutsara, timplahan niyo lang sa konting tubig. Ayun na, inumin niyo na sa umaga.
At saka sa gabi, pwede. O kaya once a day, okay lang din. Diba? Ang dami naman nating pwedeng inumin. Yung mga green tea, pwede rin yan. O, diba? Lako, ang dami. So, yun lang. Bukod doon, wala na. Wala na po. Ayoko nang may mga kulay. Hindi kami umiinom ng mga ganyan. Wala na talaga. Yun lang. Pero yun lang. Ang dami na, diba? Hindi na mabilang sa lima. Lumampas na sa limang daliri yung bilang, diba? Ang dami. Pero, strict tayo. Doon lang talaga. Yung mga, eto, babanggitin ko na, ha? Yung mga anything sweet na panlasa natin sa dila natin, hindi muna po, ha? Talaga pong sorry. Hindi po muna tayo dyan. Kahit anong mga artificial sweetener o alternative sweetener, kahit na ano, basta matamis sa panglasa natin, ay hindi po muna. Hindi muna. Kaya sinasabi ko muna, habang meron tayong mga health issues talaga, wala tayong K, ha? Eh, walang K talaga tayo doon. Hindi muna. Pero hindi ibig sabihin na forever, di ba? So, kapag na-reverse na tayo, talagang sigurado na tayo, ha? Na wala ng medication, wala ng ano, so siguro, sabi natin ano, sa paggawa ng strict low carb, siguro yung 1 to 2 years, mga 2 years na kamo, no? Mga 2 years na tayo nag-strict low carb, tingin ko parang ano na yun, namumuro na tayo sa ano, sa na-reverse na tayo. O, di ba? So, parang tingin ko, pwede na yon ng once a week, di ba? Meron na tayong tamis na konti, di ba? Pero pag sinabing pwede na, hindi naman sabihin na kung ano man yan, eh, isang buo lagi na ganun, isang low carb cake na punong ganun, hahatawin na natin. So, parang tikim-tikim lang din. Pero huwag ingatan na bumalik ang cravings natin sa matamis. Kasi yan ang delikado eh. Pag nakatikim tayo ng matamis, wow, ang sarap, di ba? Yung salita, wow, ang sarap. Pero hindi na malayan, ayun na, bumabalik na pala yung cravings natin. Ano kasunod nun? Wow, may mga chips. Wow, may mga kung ano-ano pa dyan, di ba? Parang, ayun na, nagtutuloy-tuloy. Kaya bumabalik tayo dun sa dapa, sa old natin. So, yun ang ano. So, kung ako lang din, eh, ang ma-advise ko sa inyo, wag na lang, di ba? Wag na lang. Pwede naman tayong wala nun eh. Di ba? Yung mga artificial at, mga artificial sweetener na yan, mga ano, hindi na lang, wag na lang tayo, di ba? Pwede naman eh. Tsaka mga real foods natin, ang sarap ah, di ba? Hindi na nga tayo maganda ugaga sa mga real foods natin eh. Hindi ko pa nauubos lahat, hindi ko nakakain pang lahat. Grabe, napakarami. Eh, seafoods lang, Diyos ko, napakarami, wagas. Di ba? Hindi ko nauubos pang tikman lahat. Doon sa listahan ni Doc Grace, hindi ko pa nauubos yon, yung nasa safe list. Hindi ko pa nakakain lahat yon. Ang galing. So, 1 year and 3 months, magpo-4 months na ako. So, hindi ko pa talaga nakakain lahat yon. Kaya napakarami nating pwedeng makain. Okay? So, eto pa. So, tapos na tayo sa drinks. Next! Isama natin, ito obligado tayo, ito mga basic. Ha? Yung sinasabi ko mga basic, ano yan? Kompletong tulog. Hindi pwedeng hindi. Kahit na nagagawa natin lahat yung mga strict low carb sa food, ganon, at kung ano-ano pang mga binanggit kong mga nauna, pero kung ang tulog natin ay hindi sapat at punong-puno tayo ng stress, ha? Yan? Talaga pong ala, bagsak. Bagsak ang immune system natin, ala. Bagsak. So, hindi kakayanin ng strict low carb kung hindi po tayo natutulog. Yan ang sinasabi. Tapos, puro tayo stress. Hindi natin na mamanage ang stress natin. Mahirap po iyan. So, serious talk na tayo. Talaga pong kailangan po iyan. Tapos, yung vitamin D, magpaparo tayo. Diba? Kailangan din natin yan. Inhale, exhale. Huh? Tapos, isa pa. Ito pa, mabagsik. Yung mga cellphone, ha? Lagyan ng limit ang paggamit at ang radiation niyan, mahirap, lalo na nakaka-cancer kaya ang radiation niyan. Ako po, kaya kami ni sidekick, ando sa toilet ang aming cellphone sa gabi pag kami matutulog na talaga. Dayo na sa labas ng kwarto, no? Hindi talaga, itong mga sinishare po namin, talagang ano, sanay, ano, itry niyo po muna, no? Talagang ano, yung tulog lang, ako, ako, ang dami, lalo na ngayon ang mga gadgets ngayon, grabe, nakaka-addict, di ba? O, si bata, anong oras siya natutulog? Sakto lang po. Oh, ano? Sakto lang po. Oh. Sinabi ko sa inyo, nako. Sakto lang. So ako naman, salamat sa Diyos kasi alam mo yung mindset talaga nasa atin naman din yun, ano, turuan ang mga sarili, ano. So ang tulog ko nasa mga 8 to 9 hours ako talaga.
Ang sarap ng tulog ko. So, thank you, Lord. Pag hindi makakatulog, hawakan ko yung rosaryo. Eh, yun, naghihimay-himay ako. O kaya, makikinig ako ng ano, yung mga homily ni Father or Boss. Nakakatulong po sa akin yun. Yun po hanggang sa makatulugan ko na siya. Ganun. Pero ang cellphone, napakalayo sa akin. Malayo. Siguro mga 2 meters apart talaga. Nilalayo ko siya. Ayun. Kaya napakasarap. Damahin talaga ang low carb. Ewan ko. Basta, sobrang tuwa ko, sobrang saya. Walang, ano, walang katapusang pasasalamat sa Diyos itong sa strict low carb na to. Kaya ako laging nakabuntot yung strict. Kasi kung hindi po gagawing strict, palagay ko hindi pa po ako, hindi ganito, nasa ganitong state na ano, na okay na ako. Oo, talagang nabibilisan niya po ako eh. Sabi nga, nabibilisan po ako sa aking result. Nabibilisan po ako. Kakatuwa, di ba? 1 year and 3 months, nabibilisan po ako. Pero nung mga 6 months, pa lang ako ng strict. Kaya sinasabi kong strict kasi dati nga eh, hindi ako strict kasi hindi, marami pa akong hindi alam noon. Pero sinisikap ko na na magsarili ako na magawa ko yung alam ko sa alam ko. Pero tuloy-tuloy nga ako nag-aaral. Kaya nung mag-strict ako na para sa akin ay strict na tama na nga, almost perfect na ako. Yun na yun, mga 6 months lang, tanggal na po ang aking insulin. O, diba? Kaya wag maiinip. Wag maiinip po talaga. At talagang pwedeng-pwedeng matanggal lahat ng medication natin. Ayun. So, ano pa? Ito pa, last na to. Hindi pwede po na wala tayong prayer. Kailangan ipag-pray din po natin yung ating ginagawa. Pag-pray natin, ang mga doktor natin na nakakatulong sa atin, diba, yung ating mga low-carb doctors, through videos ni Dr. Grace Rohotan, oo, talagang malaking tulong po sa akin yan. Dahil inubos ko po yung kanyang mga videos dun sa kanyang YouTube. At hanggang ngayon po, tuloy-tuloy po ako na ano, nanonood. Dahil, alam kong ano eh, tuloy-tuloy pa rin ako makakapulot ng knowledge doon. At hanggang ngayon, basta tuloy-tuloy po akong nag-aaral kahit kay Doc Iris. Talagang masipag po ako dyan. Masipag ako. Masipag ako makinig at sumunod. Diba? Ba't ba nakalahad ka? Mihi ako ng grasya. Ayun na! Akala ko po ano. Ayun. So, ipag-pray po natin. And then, yung pong ating mga ginagawang proseso na to ng strict low carb, ipag-pray din po natin. Ang dami nating dapat na ipag-pray. So, alam niyo yun, na ibigay natin sa Diyos lahat, na ibig sabihin, hindi lang ang Diyos, si Lord ang pinagtrabaho natin, di ba? I-guide yung ating mga ginagawa, basbasan, at makayanan po natin. So, syempre, andun yung pagkilos natin na dapat tayo din naman ay disiplinado. Diba? Alam natin yon na kung ano yung tama, eh, yun naman ang gawin natin. Kaya, obligasyon natin na aralin at alamin kung ano ba yung tama para dun sa strict low carb. Ang galing nga, may label na tayo, strict low carb. So, ibig sabihin, pag hindi pa siya, pag may cheat pa, o pagka meron pang mga nuts o mga ganun, mga low carb bread o kung ano, ganun, eh, hindi pa po strict yun. Hindi pa po talaga. So, kaya sabi ko, strict muna tayo. Ay, nako, Diyos ko. Sobrang ma-enjoy niyo po ang life natin talaga. Yung daily life natin, sobra yung energy level, napakataas, napakasarap. Hindi mo maramdamang napapagod ka. Yun niya, at si Annie Things ngayon ay talagang sobrang thankful kasi alam mo yung hindi ko na nagagawa nung araw ay eto na. So, kung saan kami lipad doon, punta doon, di ba, na-enjoy, dyan na may apo na at lahat na. So, ang sarap-sarap po ng feeling kasi parang confident na po ako sa aking ano. Ang sarap, yung aking help po na talagang thank you Lord talaga, sobrang blessed. Yan. So, mamaya na yan bata. So, ngayon, next aside from ano, yung prayer natin, syempre talagang kailangan maging grateful ang puso natin. Grateful talaga. So, grateful, hindi lang pang sarili, dahil pag andyan na po tayo, thank you Lord, ano, kung nasa atin na yung knowledge na yun, isi-share na po natin. So, yung gratefulness natin, mapapadama natin through yung sharing natin. Hindi lang pindutin dito sa Facebook nyo yung share ng ating mga sineshare katulad dito. Kundi, nako, kahit saan kayo makarating, ang sarap ng maging topic po ang strict low carb. Pag nalaman nyo po, may na-meet kayo, kahit saan kayo pumunta, kahit di nyo kakilala, at sila ay may sakit,
May chance kayo, bibigyan kayo ng chance ng Diyos na mabuksan ang topic ng low carb. Ayun na, makakapasok na si strict low carb po. So, simple lang din. Pwede nyo pong, onod po kayo ng anythings. Pwede pong ganon, di ba? Sharing-sharing tayo dito. So, hindi lang dito, kundi kwento-kwento kahit saan kayo magpunta, ha? So, eto na. Ilang minutes na inabot. Sabi ko sa'yo, mabilis lang yan, eh. Ilang minutes. Di ba? Mabilis lang, di ba? How many minutes? How many minutes? So, yung food guide, and then mga luto ni Annie Things, yung oras ng kain natin, ha? Yung oras ng kain. Ito pa pala. Okay, sa oras ng kain, ito pala, no? So, sabi, may oras ng kain, isang idadagdag ko pa doon, bata, sandali lang, ano, idadagdag ko doon na, pag nagutom kain, kaya, nung una, 3, 4, 5 times a day ako kumakain, okay lang. Okay lang talaga, ha? No pressure yan. Eh, gutom na kayo eh. Huwag kayo magbilang ng oras. Pag nagutom, basta lang kumain, ha? So, oras ng kain. Tapos, nag-eat all you can ako. And then, ayun na, nagpa-fasting na nga ako. And then, yung quantity at quality. And then, yung ating mga drinks. And then, yung mga basic natin. And then, yung bonus natin, yung pangsyam natin, kaya naging 9 pa, yung prayer at gratefulness natin. Ayun na, kumpletong sangkap na ginawa ni Annie Things at saka ni Bata. Diba? I love you all! So, ganito gagawin natin. Ito lang muna, magbabay tayo, pero in seconds lang po, i-re-live natin para naman sa ating kwentuhan. Para itong ano, maiksi lang na isi-share natin ito, link-click tayo dito, and then ito na yung kabuuan ng isi-share natin doon sa iba pa nating ma-encounter, ano? What's Annie Things? Itong video na to, so i-click lang nila. Maiksi lang para hindi sila mainip. So, bye for now. Babalik kami in seconds lang. Kwentuhan tayo na ng wagas, ha? Okay, bye. Love you all!